Atag ni Pangulong Duterte sa talumpati niya kagabi ang pagkakaugnay ng mga drug lord at kanila man ng mga protektor sa buong bansa, narito report ni Joseph Moro. Sa gitna ng pagpapakita kung gaano kalawak ang operasyon ng droga at ugnayan ng mga drug lord at iba't ibang personalidad. Most of them are inside the national penitentiary. This would show to you how corrosive and how maybe lawak the dimensions of our problems regarding drug. Lalong nadiin si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo, isa sa limang general na pinangalanan ni Duterte na umunoy sangkot sa droga. Ayon kasi sa ipinakitang chart at base sa impormasyon daw ng PNP, si Garbo daw ang nagkakanlong sa Chinese drug lord na si Peter Lim alias Jaguar na ulo ng drug triad sa Visayas. Iba pa si Lim sa isa ring alias Jaguar na umunoy drug lord din na napatay sa operasyon sa Las Piñas kamakailan. Nasa labas daw ng bansa ngayon si Lim kaya banta ni Duterte. The moment he lands at Naya, he will die. Ang operasyon ni Lim, kadikit ng operasyon ng kapwa Chinese drug lord na si Wu Tuwan o Peter Ko na may hawak naman daw sa Luzon at nakakulong na sa high security complex na Building 14 sa Bilibid. Ang nasa Bilibid ding si Herbert Colanco, drug lord din daw na kumukuha ng droga sa China. So my appeal to them is, since they are beyond redemption, if they can stop and commit suicide. Because I will not allow these idiots to run the show. Hindi nabanggit ni Duterte ang apat na iba pang general na idinawit niya. Hindi naman raw nag-aalala si Pangulong Duterte para sa kanyang buhay dahil sa kanyang sunod-sunod na pagsisiwala tungkol sa drug operation sa bansa. Hindi naman raw siya pababayaan ng AFP, ng PNP at ng mga nag-aalaga sa kanyang seguridad. You have your vice president. Kaya nga tayo may vice president. Okay, sir. There is always the rule of succession. I'm confident that God will decide everything. Mm-hmm. If God does not want me to die, I will not die. But if God wants me out of the scene, I will be gone. So, bye-bye na lang. Si Garbo na lamang ang hindi humaharap kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa pero sinabing haharap siya sa Pangulo sabay tangging may kinalaman siya sa droga. Si retired general at ngayon daan bantayan Cebu Mayor Vicente Luot naman humarap kay de la Rosa. Pag-amin ng NAPOLCOM, isang buwan pa bago masabi kung may sapat na ebidensya para sampahan ng reklamo ang lima. Sa ngayon, ang basehan ay mga ebidensya ang kinalap ng NAPOLCOM sa mga intelligence report. Kung sakasakali na hindi sapat yung ebidensya against these five generals, pwede pa nilang balikta rin yung nauna ng pronouncement ng Pangulo? Eh, bahala sila. Karapatan nila kung ano gusto lang gawin. Oo. Pero ako kung ma-acquit sila, di papasalamat ako. Mm-hmm. Salamat ako na hindi sila na-convict. Pero sa ngayon, naniniwala raw ang PNP na may sapat na impormasyon ng Pangulo sabay paalaalang dati itong abogado at prosecutor. Walang na-violate na batas si Presidente sa pagbigay ng mga pangalan na yun. Dahil moral obligation niya na malaman ng publiko kung sino yung mga involved na tao. Joseph Morong, GMA News.